So, ito yung third day, day night. Actually, very adventurous itong day na to sa amin kasi maraming mga ganap. Papunta pa lang sa Mount Fuji, medyo naligaw na kami. Lumampas kami ng station. Puti na lang, hindi kami pinagbayad and tinuro lang sa amin yung way pabalik. Then, nakarating naman din kami sa Mount Fuji, kaya lang, unfortunately, yun nga, wala si Mount Fuji, absent siya. Nagtatago siya. So, bumalik na lang uli kami, pumunta kami sa city para maghanap ng food. Pero, since meron kami ring ticket ng 5 o'clock, around 5 o'clock, pabalik ng Shinjuku, kailangan naming magstay sa within the vicinity na lang ng ng station. So, meron dong 7-Eleven. Doon kami Lawson pala. Lawson. Doon kami bumili ng mga food. So, doon ako kumain ng lunch. And unfortunately, marami na naman ako natirang food. So, ayun na lang ang kakainin ko ngayon for dinner. And ipapakita ko po sa inyo yung mga food na nabili ko. So, una po itong onigiri. I think steamed beef siya with ginger. So, ito try natin. So, onigiri. Steamed beef with ginger. So, ganito pag open yan, lalabas sa yung onigiri. Then, ito itsura ng onigiri. Actually, very filling itong mga onigiri kasi may rice na siya tapos may ulam na din sa loob. So, in this case, beef, steamed beef siya with ginger. So, try natin. Ganyan na itsura. Yung beef, kalasa niya yung beef stew. Tapos yung rice niya, medyo chewy. Ganito yung mga rice na gusto ko. Pero yung nori, medyo malambot na. Parang lasang beef teriyaki ko. So, yung onigiri na yun, very filling siya talaga. Kung hindi ka naman mahilig kumain ng madami, more than enough na yung meal na yun sa'yo. Siguro, sabayan mo na lang ng salad and foods, okay na yun. But since marami tayong mga item na nabili, so try natin ito. Try natin itong Last time, nag-try na ako ng Family Mart na egg sandwich. Tapos 7-Eleven. Ngayon, Lawson naman. So, compare natin siya. Kung alin yung mas masarap. So, ganito. Open the lid. So, ito. Yung egg sandwich. Try na po natin. Yung bread niya medyo soft and moist. Yung salad niya is similar. Ang taste is similar to sa Family Mart. Yun nga lang yun. Sa Family Mart, I think mas creamy. Mas marami sigurong mayonnaise. Hindi ko ma-remember kung yung sa Family Mart may mga egg whites na nakasama or purely egg yolk lang. Ito kasi at sa 7-Eleven may mga egg white na bubuo. Masarap din siya. Hindi siya salty, hindi siya sweet. Saktong lasa lang ng ng egg. Sabi nung kasama ko, mas gusto niya raw yung sa 7-Eleven kasi gusto niya yung bread sa 7-Eleven na egg sandwich. Pinacompare ko siya sa kanya. Sa look between Lawson and 7-Eleven, mas prefer niya raw yung taste. Yung bread ng egg sandwich ng 7-Eleven. Ako kasi parang may na-taste kong iba doon sa egg sandwich nila. Egg sandwich ng 7-Eleven. So, ito. Ito, try naman natin itong custard and cream. And whipped custard and whipped cream puff. May nagsuggest nito na masarap daw to. So, try natin. Kung totoo nga yun. So, ganito itsura niya. Medyo hollow sa loob. Cut natin sa gitna. Ala, lumabas na yung custard. Ayan. Ganyan siya. Masarap siya. Masarap yung custard niya.
very soft din yung bread, yung bun. Yun nga lang, medyo messy siya kainin kasi yun. Magdi-drip yung ano custard pag hindi ka aware. Yung pastry niya, ganun talaga yung pastry ng cream puff. Tapos slightly sweet siya. Yung custard hindi masyadong sweet. Sa tama lang. So, pag nakita niyo to sa 7-Eleven dito sa Japan, try nyo. Masarap siya. Guaranteed pala na masarap talaga. Next, to try naman natin itong cheese cream puff. Medyo na yung pinarad na naman. Kasi pag-handle namin. So, same din siya, oh. Very hollow yung loob. Tapos, maraming laman. So, dahan-dahan uli nating bubuksan. Kasi baka mag-drip. Kakatakot. Oops. So, ganito itsura niya sa loob. Marami siyang cream. Whipped cream. Mas softer ang cream puff nito compared dun sa kanina. Yung cream naman, aside from being creamy, medyo slightly sour siya. Comparing dun sa custard, parang mas gusto ko yung custard kesa dito. Kasi sobrang lambot niya talaga. Very delicate siya. Kung mabubutas siguro to, lalabas talaga lahat yung cream. Yung texture ng cream puff, very chewy. Yun naman yung maganda sa cream puff na to. Bumili ako ng ano, flavored water dito naman sa Family Mart. Para lang medyo healthy. Lemon yung pinili ko. May lasa naman siyang lemon. And meron din siyang spirit. Bale, sparkling water siya na lemon ang flavor. Okay din naman siya. Actually, sparkling water yung ginagamit namin na alternative instead of soft drinks kung gusto namin na mag-burp kung busog na busog kami. Kasi nga, soft drinks has more sugar than this one. Hindi naman din ganun ka-strong yung lemon flavor niya. Sakto lang. Mararasahan mo lang siya na lemon aftertaste. So, pag nakita nyo to, try nyo rin siya instead of drinking soft drinks. Ito naman, nakita ko siya sa may Mount Fuji, may nagtitinda. Muscat daw to. Korean podo daw to. Para siyang grape. Pa Korean. In Korea daw, yung podo, grape daw yon. So, try natin. Itong kinain ko, medyo ripe na kasi siya. Kaya sweet siya, hindi na siya masyadong crunchy. Try natin. Magkaiba sila ng lasa. Yung sweet at saka ganito pang state. Parang mas prefer ko yung ganito na pagka-ripe ng ano ng grapes. Kasi medyo crunchy pa siya. Nachi-shift ako sa ibang food kasi ayokong sobrang tamis yung mga makakain ko lahat. So nagbe-break ako din, babalik uli ako sa matamis. Ito naman crunchy talaga. Kung hindi pa siya overripe, crunchy siya. Pero pagka overripe na siya, sobrang tamis naman niya. Try natin tong piece na to, malaki. Ito daw, muscat na to is in season right now, kaya merong available. Kaya swerte rin na nag-try ko siya. At least, alam ko, hindi ko ipagtatanong kung anong lasa niya. Ang bili ko dito is 1,100 yen. So, siguro sa conversion, mga 600 pesos yung isang ganito. Pero I think it's worth it kasi once in a lifetime mo lang naman matatry ito pag nandito ka sa Japan. Kasi, yung dadating, kung meron man sa Pilipinas na ganito, pagdating doon, overripe na, hindi na katulad nitong fresh. Available din daw to sa Seoul, Korea. Ewan ko lang kung saan mas mura. Oh, mas mura daw sa Seoul. Pero hindi ako pupunta ng Seoul eh, kaya itry ko na dito. So, ito naman yung ano, custard cream and chocolate eclair. Custard cream and chocolate eclair. So, itatry natin siya. Cut natin into two. Para makita natin yung loob na may custard. Ayun, ang custard. Yan. So, ganyan na itsura niya. Itatry na natin.
the texture ng twin puff yung tagdel. Ang difference lang, meron siyang dark chocolate sa top na nag-a-add ng more flavor and texture na rin dito sa dessert na kanain ko. So, eto po si My Melody. Ang cute-cute niya, parang ang hirap niyang kainin. Pero hindi po ako mag- pag kasi pinapakita ko lang po pag merong ganito, hindi po to akin sa kapitbahay ko. Gusto ko lang pakita. Ito naman po yung Dalgona Milk Tea. Dalgona Milk Tea. Tatry din po natin. So, try na po natin. Dito sa top, parang mayroon siyang caramel. Uy! Cloudy talagang ano. Parang cloudy yung ano. Pag tuso ko, may sound. So, meron din siyang coffee jelly. Alam niyo, mas nalalasahan ko dito yung tea. Ano ba ito? Tea? Ah! Kaya pala. Kasi milk tea nga siya. Dalgona milk tea siya. Kaya pala ganun. Ano palang mali. Lasang-lasa nga yung milk tea. Tapos may jelly siya. Yung jelly, unflavored siya. I mean, wala siyang much taste. Yung color lang. Tapos yung etong light brown, yan yung milk tea. Tapos itong taas, ano ba ito? Ayun yung matamis. Yun nga yung caramel. Pero, ano siya, cloudy. Hindi siya yung caramel na hard. Very interesting yung texture nito. Kasi yung, pag ano ng spoon mo, pagbaba ng spoon mo, una mong tatamaan yung cloudy na caramel. Tapos yung parang liquid na milk tea. Tapos yung jello naman. So, iba-iba talaga ang texture niya. Okay din siya kung naku-curious kayo i-try. Pwede rin. Hindi lang ako talaga masyadong mahilig sa mga ganito. So, sana po ay nagustuhan niyo ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo pong ating video, please like, share, and subscribe. At huwag niyo pong kalilimutang i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga current videos ko. So, hanggang sa susunod na video ko po, ito po si Lorraine reminding you that God loves you. Bye-bye!